Panahon na nga daw ng pagbabago para sa team ng Los Angeles Lakers. Pero bago nga natin yan talakayin ay ito munang history na ginawa ni Tyrese Haliburton. Dahil matapos ka ng kanyang performance kahapon laban sa Lakers kung saan nagtala siya ng 14 assists, well, siya pa lang naman ang kauna-unahang NBA player na nagtala ng 40 assists na walang turnover in just 3 games. First ever mga idol in the history of NBA. Ganyan kalupit ang ginawa neto ni Tyrese Haliburton kahapon. At mga idol, sa kanyang last 3 games, ang kanyang mga numerong tinala ay meron na siyang 60 points, meron siyang 40 assists, 0 turnovers. So talaga namang tama yung papuri ni LeBron patungkol sa kanya na grabe nga daw talaga mag point guard etong si Haliburton. Next balita naman natin, pag-usapan natin itong rookie na si Paolo Banchero at ang kanyang pagpuri nga dito kay Bol Bol. Sabi niya lahat nga daw ay pinag-usapan itong si Victor Wembanyama from France. At hindi niya naman daw sinusubukan na ikumpara si Bol Bol at itong si Victor Wembanyama. Pero itong si Bol ay 7-foot tunga rin. Nakakashoot ng 3-pointer, kayang magdala ng bola, pumapasa at pumapalpal. Feeling nga daw ni Banchero na nakalimutan or kinalimutan na itong si Bol. Pero he's a freak of nature nga rin daw. Well, tama naman itong sinabi ni Banchero patungkol sa kanyang teammate. Kung talagang papansin ninyo, ay makikita nyo na parang similar nga lang ng paglalaro itong si Bol Bol, pati na rin ang up and coming number 1 overall pick na si Victor Wembanyama. Tapos halos similar pa nga rin sila ng build, payat, matangkad, tapos mahaba. So parang nga daw meron ng Victor Wembanyama sa NBA at hindi lamang pinapansin. Masyado nga daw hinahype itong si Victor Wembanyama. Kaya nga daw kung gusto nyong makita ang sample ng paglalaro ni Wemby sa NBA, panoorin nyo si Bol Bol ng Orlando Magic. Anyways nga mga idol, pag-usapan na natin ang pagbabago nga daw na dapat nang gawin ng Lakers. Yan ay sinabi ni Kendrick Perkins. Sabi niya, we talk about who is the best player on the Lakers right now. At si Anthony Davis ngayon. I think it's time that LeBron James, not halfway nga daw but all the way, gives AD the keys to the car. Well mga idol, ilang taong na itong conversation at sinabi na mismo ni LeBron na dapat nga daw si AD nang mag-lead dito sa Lakers team. Pero ngayon pa nga lang natin ito nakikita since naghalimaw si AD nung kanyang last few games. Pero nga mga idol, alam naman natin na bukas na si LeBron James at sinasabi niya nga dito kay AD na ikaw na ang manguna. Hawakan na nga daw ang torch at maging leader ng Lakers. Si AD lang naman din talaga mga idol ang problema at hindi nga yan ginagawa. At siguro problema na rin yung kalusugan ni AD kaya nga hindi talaga siya makapag-take over bilang leader ng Lakers team. Pero I think mga idol, hindi naman na mahalaga kung sino ang number 1, kung sino ang number 2, kung sino ang leader o kung sino ang naunguna sa team. Dapat ay gawin na lang nilang dalawa ang best nila every game. No matter what kung sino ang number 1 or number 2. Mas magugustuhan pa siguro ng Lakers fans na makita nilang ibigay ni Anthony Davis at ni LeBron James ang kanilang best every single game.